Ito yung kukunin ko mga kadudo mga kainday. Kung nakikita nyo, naputulan ko na to. Pero ang sipag po nitong sabi nila, ano ba to? Araw sa lahat, may adlaw sa tanan. Ugmano dyan, adlaw sa iyo na horot mga kainday mga kadudong. So ngayon, ang gagawin po natin, ipapakita ko po sa inyo yung technique ko. Technique ko yung paano po ako mag-propagate ng mayana. Kasi ngayon mainit-init po yung usapin sa mayana eh. Marami ako nakakausap na yung mayana nila, once na nag-propa sila, nalulusaw. Yun, isa yung problema nila. Tulad ngayon, mainit. So, may papakita po ako sa inyo. Kita nyo yung mayana ko. Kita nyo yan, may kumot. Nilalagyan ko po talaga sila ng kumot. Una na lang po ang kulang. So, eto sila. Yung iba po, hindi ko napakita kasi, ewan ko ba, hindi ko naisip i-video. Ayan. Kasi pag long-legged ba tawag nun, sorry. Ayan, kinat ko na siya. Tapos inuunti-unti ko, magkakat pa ulit ako. So, mamaya, pakita ko sa inyo kung sino yung next kong ikakat sa kanila. Ito, nagkat rin po ako dito kahapon. Ito sabi nila si, lettuce mayana. So, ayan, kung nakita nyo pag maaraw, lantoy silang lahat. So, kailangan, kung meron po kayong pambubong, kahit kumot lang po, ayan, pinakumutan ko. Ito pinakita ko lang sa inyo kasi pag ano, katulad dito magsa-summer na, i-share ko lang sa inyo tulad kung nasa lupa siya nakatanim, talagang nilalagyan ko siya ng mga tulad dito stick. Kasi pag wala siyang stick, meron akong alagang aso, meron akong alagang pusa, kahit paano pangontra, pero yun nga lang, inahalukay pa rin nila minsan, dinadaanan nila minsan. So ito pag tanghali, ganitong summer, walang problema, hindi lalanto yan. Ayan. Pero yung nandoon banda, lumalantoy po yan, nasa arawan, sobrang init ng araw. So, binabalak ko naman tong sayote dito banda, pagagapangin ko siya para meron silang bubong. So, tiis muna sila sa ngayon. Babalik rin po yan mga kadudong mga kainday, pagkahapon. So, pag ganitong tanghali po, hindi ako nagpo-propa. Hindi po ako nag-aano ng cuttings kasi automatic lang to yun. Pero may papakita ko sa inyo na paraan ko po, isishare ko sa inyo kasi na-discovery ko rin lang eh. So, antayin ko muna maghapon, walang araw. Pwede nyo pong gawin. Tapos ito po ang ano natin, si lettuce. Kasi more on kasi sa mga kakilala kong nagpaparami, nagbibenta, mga seller na nagtatanim ng mayana, ang naging problema nila, si lettuce. Natutunawan po sila nito. So, ipapakita ko po sa inyo yung tekniko ko paano po yung pagtatanim po ng lettuce na yan. So, ito na siya. Wait tayo ng hapon kasi sobrang init. Kung meron kayong net, lagyan nyo ng net. Pero ako, tsinatsaga ko araw-araw na ay kumot. Yan. Kakumot yung mamayan ako. Niloloko ako, nasawa ko. Sabi niya, una na nga lang daw kulang eh. Okay? Mamaya, balik tayo. Dungo mga kainday, sa mga nagtataka, bakit inantay ko pang maghapon? Kasi gusto ko maghapon ako nagpuprupa. Kahit ano pong halaman, hapon po ako nagpuprupa kasi magdamag walang init. So, kinabukasan, hanggang kinabukasan, hindi sila makakaramdam ng init or hindi sila maglalantoy. Kumbaga, paano ko ba sabi? Kasi pag tanghali tayo, matik yan, asahan mo. Hindi mo pa naitanim yung halaman mo, lantoy na. Pag umaga naman, sa maghapon, mainit. So, advice ko sa inyo, once nag-propa kayo na mayana, hapon. Okay? Kaya na, wala nang araw kung nagkita nyo. Alisin ko na yung pumo bago tayo mag-cut. Ganito ako lagi araw-araw mga kadudong mga kainday pag tag-araw. Wala taga na mainit. Lagi sila may kumot araw-araw. Kaya sa pagpili natin ng mayana, bibigyan ko kayo na. So, wala lang alam kasi marami namang nakakaalam. May ginawa po ako, kinurot ko tong dulo nito. Ito, kung nakita niyo yung dulo na yan, kinukurot ko yan para lang lumabas tong mga to. Ito na po kasi pwede nating i-cut. Once na nakat po kasi natin yan, titigil na yung paglaki niya. So, ang mangyayari, itong mga to, ito na yung nahahaba, ito na yung uusbong. So, ito pwede na to pang propa. Pero pipili po muna ako kasi hindi pwede sabay-sabay sila. Hindi po pwede sabay-sabay ko silang putulan kasi papangit. Katulad po nito, pakita ko sa inyo. Ayan po, kinat ko yung pinakagitna niya. Ito ang nangyari, yung isa kinuha ko na. So, ito yung kukunin ko mga kadudo mga kainday. Kung nakikita nyo, naputulan ko na to. Pero ang sipag po nitong sabi nila, ano ba to, lettuce. Kung nakita nyo yung mga una kong pinutulan, ayan, may bagong labas na naman, may bagong suwi na naman.
So ito pwede na rin to, pero gusto ko hindi pa ganun ka-matured pala. Hindi ko lang siya masyadong sinapsat kasi ang pangit niya na tingnan pag nakalbo. Tulad niya, no, pangit na. Pero pwede po to. Ito ipapakita ko sa inyo. Dito po tayo focus kasi ito yung maselan buhayin. Base dun sa mga nababasa ko, dun sa mga naririnig ko, putulin na po natin. Kasi babaon pa natin sa lupa. Ayan. Shout out po pala kay Doris Uyehara, Chulita Macaras, Shirley Dorado, Eller Morales, Yolanda Kashihara ng Osaka, Japan, Ruby Pe, Maricel Elento, Judith Felix, Christine Joy Adriano, at kay Charlito Song Cover. Ayan po, hello po! Ano ko na ito kahapon, gaya na sinabi ko, putulin ko lang siya, inunti-unti ko lang, pero tutubo na rin po yan. Ito. Ayan. Diyan muna siya. Ay, hindi, putulin ko na, bahala na si Batman. Tusok ko na lang. Para mas madaling yumabong ito. Tulad dito, nakita nyo, long-legged tawag nila dito eh. Pwede po natin putulin yan. Para ito, makausli ito sila. Huwag po kayo matakot magputol. Kasi si Mayana, hindi naman ganun kaselan. Basta tama lang po. Tama lang paraan. Minsan, yung mga kanitong Mayana, na-try ko na po, share ko lang sa inyo ito. Nagbabad ako, ang ginawa ko, higit sa 24 oras, nalusaw po yung dahon dahil binabad ko sa tubig. Itong mga ganitong Mayana, ang nangyari, nagkaroon lang siya ng ugat, hindi po nalusaw yung tubig. Depende po sa Mayana, gaya na sinabi ko noon. Depende sa Mayana. So ito, hayaan lang natin para medyo may kulay. Pag naglabasan na to, nagyabungan na to, tsaka natin to ikat. Para maganda lang ba, control lang natin yung dahon niya. So yung next ko ipapakita sa inyo, kung wala naman ito, yung meron lang, gumagamit po ako ng putik. Pag dito tayo sa putikan, ito yung pinaka-humid na party ng garden ko. Kaya ganito, alam nyo ba itong putik na to, kadalasan tain ang puto ng bulate. Kinokonekta ko po to. Kinunan ko na yan, bukas makalawa, ang kapal na naman yan. Dumi po to ng bulate. Yan po. Yan o. Dumi na bulate to. Kinokonekta ko po to. Ganyan ako magtanim ng Mayana. Yan yung sikreto ko. Itong putik natin, lalagyan ko to siya ng vermicast. Yung vermicast ko, ayan, yan, medyo dry na siya. Pero ito, alam kong puro kasi sarili ko pong anik to ng vermicast. Ayan po yung vermicast. Yan, kapag nagtaka kayo yung vermicast na nabili nyo, akala nyo mabuhangin. Hindi naman po siya, yung texture niya pag hinawakan mo ng ganire, mabuhangin. Pero pag tiningnan nyo po yan, ayan o. Para siyang lupa. So, ihalo po natin yan. Kasi na-dry ito. Kasi ani ko na ba. So, yan. Halo natin. Madumi po talaga ako maghalaman. Yan. Ihalo natin sa putik. So, ito yung sikreto nito. Sikreto po. So, mga kadudumang kainday, focus tayo sa halaman na to. Kasi itong halaman na to, sa lahat ng Mayana, ito po yung talaga, gaya na sinabi ko kanina, ito po talaga yung pinakamaselan nilang buhayin. O minsan mabagal daw tumubo. Lahat po nang nabigyan ko nito. Yung mga nabigyan ko nito, kasi hindi ko pa ito nabenta talaga. Yung nabigyan ko ng magandang kuha nito, yung sa kanila, ang hahaba na, dumi ng kamay ko. Yun ang nakahaba yung sa kanila. So dito ako nag-focus kasi lahat naman ng ibang, halos lahat ng Mayana hindi ganun kaselan. Kung nasubukan nyo na, may Mayana na kayo, ang bilis lang patuloy. Ito po yung sinasabi lang netos. Ito yung mahirap. So, ayan, nabigyan ko na kayo ng tip dun sa mga long-legged kung anong gagawin. Pag ayaw nyo nang humahaba lang siya, putulin nyo na yung dulo. Ulit-ulit. Ano na, recap lang tayo, putulin yung dulo para makalabas yung bagong suwi. Pag gusto nyo magparami. So, ito. Teka lang, nakalimutan ko. Pala muna tayo ng ano, lupa. So, ito mga pasok ko na to, mga ano lang to. Reuse lang tayo. Pero sa Kalateya ko po itong mga pasok. Gusto ko uniform. Gusto ko lang kasi pakita sa inyo kung gano'ng ka-effective yung ginagawa ko. So, ito mga to, lahat ng problema. Dito tayo focus. Yan may lupa na. Tapos nakita niyo yung mixture natin. Ito yung putik tsaka yung may vermicast. Ayan. Binibilot ko po yan. Tapos, shout out po pala kay DIY Kangiwat ng Isabela, Marineta Loria, Tess de la Cruz, Halaman Nanay, Maritis Rojas, Ana Quarteros, Carla Monica DC,
Tessa Jeremy Alaw, Amboy Di Palaboy, at kay Presi Lopez. Hello po sa inyo lahat. Nilalagyan ko siya ng lupa. Maganda po yung lupa natin. Salamat sa mga sponsor ng lupa ko. Ayan. Tapos ang gagawin natin mga kadudong mga kainday, itutusok lang natin yan. Yan. Titingnan po natin, pag ganyan yung style natin, isa lang may papangako ko po sa inyo. Hindi po yan mag-ano, maglalantoy na sobrang-sobrang bonggang lantoy, naglalaglag na yung dahon. Naranasan ko po yan. Kailan ko rin lang po na-discover ito. Doon sa isang napasyal kong nagbibenta ng Mayana, yung cuttings, shinare ko sa kanya yan kasi meron din po daw siya ito. Ay nangyari, nalusaw. So gusto ko i-share sa inyo para magka-idea kayo. Ito, tulad nito, matigas yan. Hindi po yan lalantoy. Yung kahapon na naitanim ko, papakita ko po sa inyo. So ayan na, yung putik. Ilalagay ko siya sa isang paso. Tingnan nyo, wala pa yung ano, patungan. Nagpatungan na ng halaman yung taniman ko. So, isang paso lang, para makita nyo lang. Ganyan. Tapos lagay ko lang yan. Kasi ireripat ko to, plastic ko lang to ilalagay. Kasi kung sakaling may bibili. Siyempre, binibenta ko na po. Pero ang katmari, ayoko po muna magbenta kasi pinaparami ko yung mga mayana ko. Lalo na yung mga rare, bago ko lang nabili. Share ko lang pala, hindi ko pa alam lahat ng pangalan ng mayana ko. Collecta lang ako ng collecta. Siguro po ngayon ang maya-update ng mayana ko, nasa ano na, ito lang 100 na siya mahigit yun. So, ayan. Para pwede ko nang gawing ano to ah. Tawag doon, dish. Tawag doon. Basta dish lang maalala ko. Ganire lang. Tanim ko lang siya muna. Pero syempre huwag nyo kalimutan diligan. Hindi po to lalantoy, yan ang may papangako ko po sa inyo. Pag nagawa nyo po ng ganito. Kung wala po kayong putik, alam nyo vermicast nyo? Gawin nyo siya putik, yung vermicast. Basain nyo ng ano, lagyan nyo ng tubig, basain nyo siya para lang mag-putik siya. So, ayan. So, ayan na. Ito pala. Ayan. Karton-karton muna tayo dahil wala tayong lamesa. Diligan po natin muna. Kalimutang diligan. Hanggat maaari, diligan nyo yung ano lang, huwag na isama tong dahon. Kasi pag malaki yung dahon, bibigay talaga siya. Ilalim na lang rekta sa lupa ang gilid. Gilid-gilid lang po ako mag-gilid. Para hindi mabigatan yung dahon. Pagkatapos niyan, ilagay nyo lang siya sa lilim. Hanggat maaaring lilim nyo. Kasi baka naman erekta nyo sa araw. So ayaw nila ng ganun. Mas, lalo sa init eh, masusunod talaga sila. So eto, tapos na. Pakita ko po sa inyo yung ginawa ko kahapon. Talagang nagkataka ng bonggang-bongga. Ito na yung greenhouse. Yung sinabi ko greenhouse. Ay nako, nursery pa na. Greenhouse. Nursery ko to. Tinakpan ko kasi pag-araw, pumapasok na iinitan ko. Tara, pasok kayo. Kahapon, ano, hindi ko siya talaga dito nilagay. Nilipat ko lang. Ito yung tinanim ko kahapon. Kung nakikita nyo mga kadudong mga kainday, ayan. Kasi danas ko po yung pag nagtanim ako, lantoy na lantoy talaga yung dahon. Tapos nakadikit na halo sa ano, sa plastic, ayan. Tapos ito yung mga bago kong ano kahapon. Na ano, na propa ko kahapon, nakita nyo. Medyo lantoy lang yung dahon niya, pero hindi yung talagang bagsak na bagsak yung dahon. Ganun po ka-effective yung ginawa ko na may ano siya, parang putik. Walang kung anong connection nun. Basta na-discovery ko lang siya, kakasubok ko kung anong maganda para sa mayana. Kasi nag-ala scientist ba ako mga kadudong mga kainday. Nasubukan ko kung ano yung mas effective. So, nag-i-experimento ako kung anong maganda, ganun, pag wala akong magawa. Minsan may kailangan akong gagawin. Talagang umuano ako ng panahon na yan. Bagong tanim lang yan, kahapon lang. Pero hindi po yan naglantoy. Kasi naranasan ko na yung naglantoy. Huwag lang talagang basa itong dahon. Ayan o. Oh. Kahapon lang yan. So, kita nyo naman kung gano'ng ka-effective. Ito na yung mga na-proofa ko. Stable na po to. Mas maganda po to pag ganitong alam nyo ng stable to. Lang tayo kasi
Ang gagawin nyo po, pag alam yung stable na yung mayanan nyo, tapos mas mabilis, mas mabilis po siya lumaki, kumapal, ang tawag nito, mag-thrive, yun, English yun ha, mag-thrive, pag nasa malaking paso po siya. Lagay nyo siya sa malaking paso, tapos magandang potting mix. Kasi potting mix ko, kung ano lang, carbonized rice hull, tawag nito, minsan naghahalo ako ng vermicast, kaso konti lang, budbud lang. Pwedeng hindi na rin kasi yung binalot ko may vermicast nga. Tapos lagyan nyo lang ng garden soil. Yun lang po. Tapos gusto nila lagi ako nagdidilig. Sabi nila nalulusaw. So far, hindi po lusaw. Lahat ng na-proof ako, lalo na dito sa lettuce. Ewan ko kung tama yung lettuce nito kasi narinig ko rin lang. Hindi pa po ako nag-start ng IV sa kanila. Siguro kailangan ng oras. Lalaanan ko yan. Ito, simula ng proof ako sila, ayan. Wala pong nalusaw ni isa sa mga ganito ko. Kasi sinishare ko siya doon sa mga kakilala kong naghatanim, naghahalaman. Dalawang tao na po yung malaki yung negosyo nila, ano, ito. Pag ito, mayana, yan. Nagbibenta sila ng cuttings sa kamayana. Sabi ka ganila, ang bagal lumaki. Yung isa, nalusaw. Yan. Hello sa Amparo, Dream Garden. Yun, sa kanila ako bumibili ng mga rare kong ano, mayana. Ayan, okay, nakita niyo? Shoutout po pala kay Shoni Nibab, Erlinda Aldea, Elmer Verosil, Charlo Canapi, Jeribel Cruz, DSBPH, Nora Abiera, It's Franco Lee, Pastor Romy, at kay Lexi Aaron Corcoro. Hello po sa inyo. Sa inyo mga kadudong mga kaindi, kung nakita niyo yung mayana ko, pag ganitong mayana, pahabain niyo man lang kahit ganire. Makikita niyo naman pag long-legged na siya. Pahabain niyo lang yan. Ganyan. Para mas marami kayong nakukuha kasi si itong lettuce na to hindi madamot sa ano sa babies niya. Dami ko na talagang harvest doon sa ano mother plant nito. Na iano ko pa shout out pala kay Certified Promdi. Ayan, kay Is Mini Garden sa kanila ko pa kasi na-share to. Ayan, yung mga ibang friendship ko diyan, may mga sister aka ko diyan, pag type niyo to baka bibigyan ko naman kayo. Hindi lang pala baka bibigyan ko po kayo dito. Kasi ewan ko sa kung hindi ka mahilig sa mayana, pag meron po kayo nito, kahit isa lang, ito lang, hindi na po nakakahiya kolektahin. Dagay nyo sa ano yung pet, sa mga likod ng pinto nyo, palaig nyo talaga. Na ayan po ang ganda niya. Basta ang care tips ko lang dito sa mga mayana ko, care tips, sana tama yung pronounce ko. Pag umaga po kasi mainit, sa tanghali, basang-basa talaga sila sa akin, yung tipong nagpuputik na po yung lupa nila. Yan. Ganun ang ginagawa ko. Yung iba, yan nga, sinatsat ko yun. Ito mga to, mga malalaki na. Ito naman, kaya may bakod ulit na disgrasya nung negro kong aso. Ang ginawa, nung wala ako, kinalkal, pati halaman buti hindi nabali. Yan, kung napapansin nyo, itong halaman na to, parang ang bagal niya lumaki. Samantalang magkasabay sila nito nung blinag ko, yung 25 pesos po yung cuttings, magkasabay po to. Ito, yaan. Pati yan po, magkasabay yan sila, yan, ito. Pero ang napansin ko sa mayana na to, ang bagal lumaki. Ito rin, ang bagal lumaki. So far, ang gawin nyo na lang pag gusto nyo magbawas pero ayaw nyo masira yung ganda niya, bawas-bawas na kayo sa ilalim isa-isa. Tapos ito, naging longle, ano na siya eh, naging, ano ba tawag nito? Nairita na ako sa laki ng dahon niya, nasusunog na. So, ang ginawa ko, pinutol ko siya. Pwede yon. Pati ito, sa sobrang laki ng mga dahon, para po mag-tribe pa siya, yayabong siya. So, ang ginawa ko, konti lang muna yung binabawasan ko. Ito, binawasan ko na siya isa para makalabas na to. Pag lumabas na yan, ito naman ang babawasan ko. Ganun lang ba, para hindi halata to. Pero dito sa mayana ko na to, thank you talaga. Ang dami ko na nakuha ng babies. May katabi to isa. Kinuha ko lang. Yan o. Tanyo yan, pinagputulan. Ganyan po siya. Tapos sabi nila ayaw ng tubig yung ika nila dahil nalusaw. Basta ako 2 times a day ako nagdidilig. Yan, ito. Magpapaalam na sa akin to. Kasi sa sobrang laki ng dahon niya, yung iba, hindi na makalaki. So, ayun na nga po. Thank you.
So yun na nga, natapos na rin tayo. Sana may natutunan kayo sa video na to. Please like, comment, and share. At huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa next video ko. Thank you po!